up mga chong, nandito ulit si Virgil Deba para gumawa ng second video. Ang topic natin for today is all about guinea pig tayo ngayon ulit mga chong. So tinatawag natin episode to, Usapang Guinea Pig with Tito Press. Pero to be honest mga chong, hindi ko alam talaga kung anong magiging topic natin pagdating ngayon sa guinea pig. Diba nung last episode natin dito is yung paggawa ng affordable cage. Affordable cage, diba mga chong? Ngayon, yun naging first topic natin dito sa Usapang Guinea Pig with Tito Press. Pero yung next topic natin ngayon dito is hindi ko alam. So ang gagawin ko na lang mga chong is tatawagin ko na yung chewin ko para siya yung mag-explain yung magiging next topic natin dito sa Usapang Guinea Pig. So ano pang hinihintay natin mga chong? Tara na at puntahan na natin yung chewin ko na si Tito Press. So yun mga chong, sa nakikita nyo mga chong, nandito na yung aking chewin dito sa aking tabi. By the way Tito Franz, ano ba magiging topic natin for today about sa guinea pig? Tanungin mo ako at sasagutin kita. Ah okay, so di ba nung una Tito Franz, ang naging topic natin is all about sa paggawa ng affordable cage. O yun, ang gusto ko naman malaman ano, Tito Franz, is saan ba ako bibili ng guinea pig pag gusto ko na mag-alaga? Sa pet shop ba? O saan bang group tayo papasok para malaman natin kung saan ako makakakuha ng magagandang guinea pig? O yun. Marami tayong site sa Pilipinas. Katulad ng guinea pig world. Marami tayo dyan. Mga grupo yan. Bili ka ng lahat ng klase ng guinea pig. Nandyan ang mga sikat na breeder. Okay. Isa ako sa mga admin dyan. Andyan din ang pet lover sa Pinas. Ako naman ang creator nyan. Makakabili ka dyan ng magagandang guinea pig. Bukod doon, mga kilala pang mabibilan mo. Ibig sabihin, pag binili mo, ma-advisean ka pa. Hindi lang yung pagbili, kasama na rin yung advice. Makakapag-advise. Makakahingi ka ng advice doon sa grupo. Ah, okay. Kumbaga doon sa group na yun, talaga may mga alam na talaga sila pagdating sa mga guinea pig. Of course. Yun. So yun, nabanggit ni Tito Franz kung saan tayong grupo na makakabili ng mga magagandang guinea pig. By the way, once halimbawa meron na akong guinea pig, nakabili na ako ng guinea pig na gusto kong alagaan, ano bang magiging, ano, matuturo mo sa amin once na pag ako yung isang beginner pa lang, anong knowledge ang matuturo mo sa akin? Kunwari, yun, meron na ako sa guinea pig. Dumating na. Oh, dumating na yung guinea pig. Deliver na ang guinea pig mo. Oh. Ayan na. Meet up na nyo sa Cartimar. Okay. Maganda yan. Siyempre, unang-una dyan, kukunin mo yung guinea pig. Oo, yun. Yan ang usapan natin ngayon. Handling. Handling yung tamang paghawak sa isang guinea pig. Yes. Yun ang ating topic natin today. Pagkatapos mong hawakan yan, siyempre, makikita mo, malinis ba ito? Ano? Oh. After a week, pwede mo nang paliguan yan. Kaya isama na rin natin ang pagpaligo. So, ang ating topic natin for today about dito sa isamang guinea pig with Tito Franz is handling and batting. Tama ba? Oh. Yan. Didiretso tayo. Hanggang saan ang diretso ng topic natin, hanggang doon tayo. Okay, okay. So, sa nakita ko, wala pa tayong guinea pig dito. Gusto ko sana malaman kung paano yung proper way ng paghawak. So, may guinea pig ba tayo dyan dito, Franz? Marami. Andiyan sa kubo ang guinea pig natin. Okay. Natin. So, hihintayin ko lang si Tito Franz makuha yung isang guinea pig niya at tuturutin niya sa atin kung paano yung tamang paghawak or tinatawag yung tamang paghandling. So, yun mga chong, nakakuha na ng guinea pig yung aking chewin. Ayan dito na, oh. Yan. Okay. So, paano ba yung tamang paghawak? Kailangan palaging may kaya. Mahinang pakbo nila, kaya kailangan palaging may suporta ang hawak. Tulad dito, ang ibababa ko. Yan. Yan. Okay. Makikita mo kung paano kukunin siya. Paano pa kung hindi man kagano'n mo nalang biglaw, yung ganito rin, sa taso ganon, parang gano'n sa pusa. Ganito. Yan. Kailangan may suporta palagi yung backbone. Para sure. Ganyan. Pero yung gusto kong gano'n ninyong gano'ng hawak na sa taas, mali yun. Eh, syempre, mas maigi yung safe. Palagi okay. Safe tayo. Sa paghand. Paghandling ng kuha. Okay. So, ano ba mangyayari kapag yung medyo mali yung paghawak natin pagdating possible sa gilid? Possible siyang mabalian ang buto. Okay. Baka ikamatay yun. Possible yun. Pero maraman ba na mamatay sa gilid pag mali paghawak? Meron na ba naka-encounter na ganun? Wala pa naman siguro sa gilid. Sa aking experience, wala pa. Pero, siyempre meron yan. Hindi lang nila nalalaman kung ano yung cost? Oo, ng
pagkamatay, pero possible na yung pag yung pagkamali. Oh, yung paghawak. Importante talaga. Palaging safe. Isa pa ulit, pwede rin naman ganito ang pagkuha mo. Kasi ako sanay na kasi akong kumuha Kasi ako wala akong alam dyan sa pag-awak. Ayusin mo na po. Pwede naman ganito, dandaan lang. Sa may shoulder ang kuha. Sa may shoulder. Then, pagtaas, suporta ka agad. Yun. So yung pala ang tamang ano, hindi man pala yung atakutin yung parang gano'n lang sa mga bilot, sa mga kuting, hindi man gano'n. Iba, mahina ang backbone nito eh. So ano sunod na maituro mo sa amin pagdating sa handling? Diba yung batting? Kunwari, nabili mo na to. Oo. Pagkabili mo, nakita mo, possible may mites. Oo. O itong nabili mo, medyo madumi, kailangan mong paliguan. Ayan tayo, magpapaligo tayo. So, ang next natin is ipapakita namin sa inyo yung tamang pagbating o pagpaligo ng isang guinea pig. So, yun ang ating next na papakita natin sa kanila. Oo, okay. Sama na natin dito sa topic na to para sulit ang topic. Okay. So, ang gagawin naman ng chewing ko ngayon is papaliguan yung isa niyang guinea pig at mapakita sa inyo yung tamang pagpaligo. So, pupunta na kami ngayon sa... Saan ba tayo pupunta ngayon? Sa lababo? Sa lababo. Okay, doon sa lababo kami pupunta ngayon. So, abangan ninyo. Ayan, para ituro sa inyo ang tamang pagpaligo ng guinea pig. Unang-una kailangan ng tubig hanggang dito lang ng guinea pig. Hindi abot sa ulo para hindi na masama sa pagpaligo yung ulo ng guinea pig. Ito yun. Nalagay natin siya sa tubig. Dahan. Masay natin ang likuran. Susin ang mga paa. Kung meron kayong brush, i-brush nyo. Kaya may tamang kuskus lang dahil every 2 weeks na pinapaligo ang ito. Yan. Then, palit ng tubig. Ilagay sa patungan. Palit tayo ng tubig. Lagyan na natin ng shampoo. Ang gamitin shampoo ay yung mild shampoo. Kung meron organic, mas okay. Pero ang gamit ko ay huwag na natin sabihin kung anong brand. Pero, mabango yan. Papalawa natin ng 2 beses para siguradong walang bulak. Ito tayo sa pagpapanlaw. Dandan lang, sanay naman itong maligong guinea pig. Merong ibang guinea pig na hindi sanay, mahirap paliguan. Kaya konting pasensya. Kailangan natin konting pasensya sa pagpaligo. Masasanay din sa katagalan. Tandaan, 2 at 3 banlaw. Pag makita pa natin meron pang bula, gawin natin 3 banlaw para mas maayos. Ito naman, kung may mga ganito, bowl, pwede pa ito may save sa yung dandang iiwain o ibababad sa shampoo. Pero kung katulad ko naman for breeding siya ngayon, ikakat ko na lang. Kasi for breeding siya ngayon, yan, okay lang sa akin na hindi maganda yung guinea pig kasi nakasalang naman siya for breeding siya ngayon. Tanggalin yung lahat siya. Then, last na panlaw. Ito yun, yung mga bulbul na yan. Para mas komportable ang guinea pig. Yan, ito. Then, ito yung last na panlaw. Dapat nakahanda ng towel pagkatapos nitong banlawan. Yung tenga at saka mukha, pwede punasan na lang ng towel. Wala akong nandang towel ngayon. Ito, damit itong kasama ko. Meron kami damit ng kasama namin. No. Ito, itadry na natin. Nandito naman tayo sa lugar na wala ganong hangin pumapasok kaya hindi ka agad siya lalamigin.
mas okay yan. Eto, tapos yun tayo nga, kuskusin na lang ng pasa para maging malinis din. Itadry ko muna, last time, tenga, yung mukha, punasan rin para fresh pa rin, maging fresh din yung mukha niya. Kung may blower kayo, gumamit kayo ng blower eh. Hindi kasi ako marunong gumamit ng blower. I-dry maigi. Kung may miles naman yung guinea pig nyo, lagyan nyo ng mic free. Ang bilis ng mic free, isang 1.5 na water at half sa strain ng mic free. Ayun, siguradong patay ang mites doon. Madali lang tanggalin ang mites. Kaya huwag yung problema yun ng mites. Una ating maigi para mamaya ipakita na namin na tuyo na siya. Ito, na-dry na namin yung guinea pig. So yan. So anong gumakasuklay mo naman? Gumakasuklay natin yan. Mas maganda sana kung metal yung supply eh, yung nabibili sa pangaso. Eh, walang-wala eh. Ito lang eh. Alam mo naman, ang gamit lang namin eh, yung towel eh, damit. Ang supply eh, yung pantao. Hindi kasi ako groomer. Ako eh, breeder. Para dito sa mga topic natin, gagawin na rin natin maging groomer. So, ayan. Ito. So, yan yung itsura. Ito yung guinea pig na pinaliguan ko kanina. Ayun. Kahit siya pang breed, medyo maayos pa rin ang buhok, pero syempre putol-putol na eh. Ito namang mga medyo dumikit, ayusin lang para hindi maputol. Kahit yung breed mo eh, maganda pa rin ang itsura. So, ayan mga chong, sa nakikita mo, yan ang itsura ngayon ng guinea pig na bagong paligo. Ayan. So, ang kailangan pala doon, kailangan yung pagkaligo mo, punasan mo, syempre kailangan din pala suklayin. Di ba, by the way, napapansin ko lang ha, di ba meron yung mga guinea pig na tawag doon, short hair? Ay, ano yun? Anong gagawin? Less ang grooming nun, kasi short hair yun. Oh, short hair. Oo. Next topic, magiging topic natin yan, yung mga iba-ibang breed. About naman tayo sa next episode ng Usapang Guinea Pig with Tito Franz is pagdating naman sa mga breed ng guinea pig. Ano? Kung ano yung mga pinagkaiba nila, bakit? Tsaka bakit ganun ang mga tawag sa kanila? Di ba may mga tawag yung mga alpaka something-something, di ba? Kasi napapakinggan ko rin yan dahil meron, kasali din ako sa group ng Guinea Pig World, kaya medyo na nakakatch up ko yung mga salita nila. So, ayun. So, abangan ninyo yung aming magiging next episode yung pagdating sa pag-breed. So, pag gusto nyo magkaroon kayo ng update dito sa aming ano, sa vlog o sa mga usapang guinea pig, huwag nyo kalimutan i-like, i-share, and subscribe ang aking channel, Berhi Vlog TV. So, dito nagtatapos ang aming episode and we're off!